ito, teacher. I-claim ko lang yung katawan ng asawa ko, Bernard Houston. Wala po talagang pasyente o bangkay na dinala dito sa ospital. May ganyan pangalan ng asawa ninyo. Wala na po si Bernard na eh. Na-accidente siya natinig kahapon. Galing lang sila dito kaninang umaga ni Chloe para magkape. Bes, August 7 ngayon. Hindi kaya nagde-deja vu ka dahil sa panaginip mo. Angela, gusto ka daw makausap. Love? Bernard! Ano ba? Ba't kaya siya tumawag? Baka i-greet ka ng happy birthday? Birthday po ni Bernard. Bakit kami pupunta ng papa mo? Buntis po ako, ma. Pupunta ako sa anak ko. Bahala ka na kung sasama ka o hindi. Nakaalis ka na kasi na nag-message sa akin si Gretchen. Si Elton. Kasama raw siya sa mga nakatakas sa provincial jail kahapon. Love, wait lang ha. Malapit na kami dyan. Antayin mo na lang kami. Isakay. Asawa ko siya. Sasama ako. Bernard, lumaban ka. Huwag kang bibitaw. Love, kailangan mong lumaban. Kailangan ka pa na magiging anak natin. Makabuntis ako. Kaya lumaban ka. Lumaban ka, Bernard. Kailangan ka na magiging anak mo. Angela. I'm sorry. Bakit ka nagsusorry? Ayan ka na naman eh. Bakit iiwan mo na ba kami? Hindi naman, di ba? Sabi mo, kabaliktaran ng panaginip yung nangyayari sa totoong buhay. Patunayan mo yan sa akin, Bernard. Lumaban ka para sa magiging anak mo. Lumaban ka, please. No. Hindi ko kayo iiwan. Lahat. Bernard! Gumising ka, Bernard! Ano ka ba? Gumising ka! Kailangan ka namin! Huwag ko naman itong gawin! Bernard! Bawal ma-stress sa mga buntis, lalong-lalo na nasa first trimester ako. Yun po ang sasabihin niyo, di ba? Yes, but how did you know? Dahil nangyari ng lahat ng to. Napanaginipan ko na to, kaya nga po natatakot ako eh. Kasi sa panaginip ko... I'm sure the doctors are doing everything they can for my husband. I know. Di ba po sinabi ko na sa inyo to? Na lahat to nangyari, lahat na panaginipan ko na. Pero anak, kabaliktaran lahat na nangyayari sa panaginip. Bakit yung panaginip ko nagkakatotoo? Ma!
Doc, how's my son? Doc, napanaginipan ko na po to. Sabihin niyo sa akin na totoo ang sinasabi nila. Na ang panaginip hindi nagkakatotoo. Na ang panaginip ay kabaliktaran na nangyari sa totoong buhay. Sabihin niyo sa akin na ligtas ang asawa ko. Sabihin niyo sa akin na buhay si Bernardo. Sorry, Mrs. We did everything we could. Hey, Bernard. Birthday pa rin ni Bernard. So, ibig sabihin, buhay pa siya. Panaginip lang lahat ng to. Morning. Good morning. Sir, morning. Thank you for coming in early. Yes, morning. Glad to be here. You have a beautiful house. Wow. Thank you. Salamat. Alam namin mapapaganda nyo pa to. Oo naman, sir. Miss, pwede magtanong? Alam niyo po ba kung saan yung Malabis Street? Okay ka lang, Miss?
nangyari to. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Dahil sa kabutihan ninyo, gagabayan ni Kanlaon ang pagsasama ninyong mag-asawa. Siya yung matanda sa mga Kanlaon. So, let's go inside. Yeah, let's go. Tara. After you. Okay. Eh, nasan ba kayo? Hello, Gretch? Gretch, sorry ah. Si Jess yung kinakausap ko ng madalas eh, pero baka kung ikaw yung tinawagan ko, baka magbago. Anong magbabago? Teka, teka. Umiiyak ka ba? Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi umulit yung araw. Anong umulit yung araw? Umuulit yung araw. Pwedeng maaksidente ulit si Bernard. Pwedeng mamatay ulit siya. Mamatay? Bes, ano ba yung pinagsasasabi mo? Nakakatakot naman. Gretch. Gretch, tulungan mo ako, please. Hindi ko na alam gagawin ko. Bes, ano ka ba? Kumalma ka nga. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang hirap kasing paniwalaan. Sigurado ka ba? Ano? Tatlong beses ko nang dinadaan ng tong araw na to. Maniwala ka naman. So, ibig sabihin, ilang beses mo na rin nakikita na mamatay si Bernard? I'm so sorry, Angela. Hindi ko talaga gets. Unang araw pa lang na nawala si Bernard sa akin ng sakit-sakit. Hindi mo alam kung ano kasakit. Pero ngayon, ngayon umuulit siya ng umuulit. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba to. Kasi hindi ko naiintindihan. Kailangan kong maintindihan lahat ng nangyayari ngayon. Please. Pasensya ka na, wala akong maisasagot dyan. Kasi nahihirapan akong tanggapin yung sinasabi mo. Teka. 9:15. Tatawag si Nanay Hilda, mauubusan siya ng gas. Oh, specific naman yun, bes? Sure ka? Ito yung saktong sasabihin ni Nanay Hilda kapag ka tumawag siya sa akin. Ayan, ayan, 9:15. Loka! Hello, Nay? Hello, anak. Ano kasi? Nagluluto ako ng pagkain na dadaling ko dyan sa inyo mamaya para sa birthday ni Bernard. Kaya lang naubusan ako ng gas? Nahihiya naman ako magsabi sa asawa mo. Hello? May echo ba tong linya natin? Nay, wala ho. Ako na hong bahala, Nay, ha? Basta tatawag na lang ho ako sa inyo ulit. Sige ho. Salamat! Ang bait mo talaga! Oh, ano? Gretz, ano? Narinig mo? Time loop? Ano? Time loop? Yung para sa mga movies, yung umuulit-ulit ang araw kasi trap sila sa time loop. Anong trap? Bes, di ba sabi mo, pangatlong beses na nangyayari sa'yo to. Yung pagising mo sa umaga, same day pa rin. Para sa'yo, hindi umuusad ang araw kasi nga, trap ka sa time loop, bes. Sandali ah. Search ko yan. May mga movies na ganyan yung kwento eh. Eto, halika. Tignan mo. Tignan mo. Ayan.
Oh, yung Edge of Tomorrow. Ganyan, time loop. Tapos ito, yung Palm Springs. Ayan oh, may mga ganyang kwento talaga, bes. Ito yan. Pelikula lang yan. Movie lang yan. Fiction na lang lahat ng yan. Eh, pero ngayon nga, totoo na, kinikilabutan nga ako kasi yun sa'yo mismo nangyayari. Paano to? Diyos ko. Ano ibig sabihin ito? Paulit-ulit lang. Paulit-ulit kung may kita mamamatay yung asawa ko, hindi po kaya. Hindi po na lang kaya. Bes, baka yun yung dahilan. Kaya paulit-ulit yung araw kasi namamatay si Bernard. Well, obviously, hindi dapat mamatay yung mister mo. Para tumigil yung time loop. Kasi di ba gano'n sa mga movies? Yung may mission sila, tapos pag nagawa na nila yung mission nila, uusad ulit yung araw para sa kanila. Bes, hindi kaya gano'n? Baka gano'n. Tama ka po, pupuntahan ko si Bernard. Pwede ko pa siyang masave. Isasamahan na kita. Alam mo ba kung saan siya pupuntahan? Hello, si Bernard? Sorry po, hindi po kasi nakalista dito. Ano, hindi niyo alam? Anong klaseng opisina to? Niwala man na kayong chart o schedule ng mga projects ninyo? Si Isaac, nasan si Isaac? Pwede ba siya makausap? Naka-uwi na po siya kaninang 8:30 po. Magdamag niya po kasing tinrabaho yung layout niya. Pasensya na po talaga. Wala eh! Wala ba niyan? Pwede si Isaac nakikisabay. Sandali, tatawagan ko, bes. Isaac, sumagot ka naman? Wala, Bessie. Hindi din sumasagot. Eh, paano nga? Paano ko pupuntahan si Bernard kung hindi ko man lang alam kung nasan siya? Wala ka bang naaalala na kahit anong small details? Kung pwede niyang puntahan, yung madalas niyang puntahan, kahit ano? Nasa highway na po kayo. Nandito kami sa Ramirez Street. Alam ko kung saan mangyayari ang aksidente. Hindi naman pali. Tama. Masisave ko ang asawa ko. Halika na! Tara. Ano yung binuko, Bes? Halika na! Bilisan mo, Bes! Uy! Bes! Ako, Bes! Sorry! Mauna ka na! Ano? Paano ka? Sige na, mas importante sina Bernard at Chloe. Tatawagan ko na lang si Jessie. Ako na bahala mag-explain sa kanya para masama kanya. Sige na! Sige na! Sir, ma'am, looking forward to it. I'm confident na magugustuhan niyo yung outcome ng bahay once we're done. Aasahan ko yan. Oh, excuse me. I have to take this. Sure. Is everything okay? Dami kasi gusto mangyari ng kliyente. Hindi ko alam kung aabot sa budget at sa oras natin. You can do it. I'm serious. I know that you're good in everything that you do. Baka nga ma-exceed mo pa yung expectation ng clients eh. So stop worrying. Okay? Sige. Thank you.
Lopez. Totoo ba yung kinuwento ni Gretchen? Bes, malapit na mangyari yung aksidente. Tingnan mo yung mga sasakyan na dumadaan sa daan, ha? Baka makita mo yung sasakyan ni Bernard. Eh, kung makita ko man, Bes, anong gagawin mo? Harangin mo? Hindi ko alam. Ang importante, mapigilan natin yung aksidente. Yun ang plan A, Bes. Pero kung hindi natin mapigilan yung aksidente, mas maganda kung handa tayo. Marunong ka ba mag-first aid? Hindi lang basta-basta first aid ang kailangan natin dito. Kailangan natin silang madala sa ospital kung sakaling mangyayari ang aksidente. Emergency hotline, ano po maitutulong ko? Magpadala kayo ng ambulansya dito sa Ramirez Street, dito sa Marikina. Ano po nangyari? Meron po ba nasaktan? Na-aksidente kasi yung asawa ko eh. Pwede bang bilisan ninyo? Kailangan makarating kayo dito bago mangyari yung aksidente. Na-aksidente? Mangyayari pa lang? Paano niyo nalaman na may mangyayaring aksidente? Bes, baka hindi maniwala sa'yo yung kausap mo. Pasensya na, hindi ko kasi alam gagawin ko dito eh. Ang ibig ko sabihin, na-aksidente yung asawa ko. Duguan siya ngayon at kailangan niyo nang papuntahin yung ambulansya ngayon na. I-confirm ko lang po, isang car accident along Ramirez Street, Marikina. Opo. Sige po, magpapadala na. Salamat. Papunta niya ambulansya. Kailangan ko lang matawagan si Chloe. Sana naman sumagot na siya. Sige, Bes. Dito muna ako mag-aabang. Baka makita ko sila, Bernard. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Sigurado ka ba gantong oras nangyari yung aksidente? Oo, 1 minute na lang. Paano mangyayari yun? Wala sila dito. Hindi ko rin alam eh. Nakabahan na rin ako eh. Ayoko ng pagdaanan na mawala ulit si Bernard at ayoko na nitong time loop na to. Kailangan masave ko si Bernard at si Chloe. Bes, baka hindi na sila dadating. Sana nga. Sana nga hindi na sila dumaan dito pero mangyayari lang yun kung na-warningan ko sila. Subukan mong tawagan ulit si Chloe. Wala nga, and I don't think this calls for me. Si Angela to. Nagre-ring na! Ano? Mga kanina pa siya tumatawag. Loudspeaker mo na lang. Hello? Bernard, nasan kayo? Yes, love. Nandito ako. Tigil mo muna yung sasakyan. Huminto muna kayo. Bakit? May problema ba? Bernard, maaksidente kayo! Ginagawa ko. Nagiging matatag ako, nagiging matapang ako, pero hindi ko to kayang gawin habang buhay. At this point, sa totoo lang, sumusuko na talaga ako. Anong sinasabi mo? Naiibang ka na ba? Magtiwala lang kayo sa akin. Gusto ko makita! Namamukha ulit yung mata ng anak ko! Gusto ko makikaya! Nay, tama na! Tama na po, Nay! Bes, ayoko nang idagdag sa mga daladala ko na pinasama ko pa yung loob ni Nanay. Ako, Papa!